Hello, hello, hello. Good morning and welcome po sa ating channel. Sa video na to, isi-share ko naman sa inyo yung difference ng pinrun sa hindi pinrun. Okay? Dito po sa first batch ay nag-conduct po ako ng pruning. Nag-test po ako kasi maraming nagsasabi na hindi na kailangan mag-prune. Okay, may mga studies naman na kailangan din nating mag-prune. Kaya to be safe po, ang ginawa ko para makita ko yung benefit ng pagpuprune ay nag-test po ako. So dito sa dalawang side po na to, dalawang linya, yan, ito po, wala po kaming, hindi po kami dyan nag-prune. So hindi po namin siya, hindi po kami nag-alis ng first bloom sa mga side shoot. Pero after 3 weeks, naglinis na lang kami sa ilalim. And dito naman sa side na to, yan, is nag-pruning po kami. Nag-pruning kami 14 days after transplant nung makita na namin na lumalabas na po yung bulak, yung first bloom sa main Y. Okay? So, paano ang pagpupruning na ginawa namin? So, papakita ko muna sa inyo yung pruning. Okay? Ayan. Okay. So, ito po ay result ng pruning. So, makikita nyo po yung nasa ilalim po na to. Yan. Lahat po ng side shoot yan, inalis po namin. Yan. And then, yung main Y, hindi makita rito, no? Inalis din po namin yung first na bulaklak. And then, pataas, yan, hinayaan na po namin yung bulaklak. Okay, so dito sa nakikita yan. Para mas klaro. Yun, no? So makikita nyo po yung main, no? Inalis po namin yung bunga. Wala pong bunga yung main. Inalis namin din. Lahat ng nasa side, yan, nilinis po namin ito. Yan. So yan na po yung result. Yan din. From here, above, binabayaan na po namin. So pag tinignan nyo po siya sa ilalim, yan, malinis po. Iisa lang po yung main branch. And ang maganda po doon is maaliwalas po yung ilalim. At meron tayong magandang air circulation. Okay? So yung management ng humidity, mas maganda kasi madaling matuyo po yung ating mga dahon. Okay? So, pruning, yung result po ng pruning and 66 days niya po after transplant is ganito po. Okay? Ngayon, ay ipapakita ko naman sa inyo yung itsura naman ng hindi pinrun. So, nag-iwan kami rito for test. And ito po siya. Yan. So, kung makikita ninyo, ito yung main branch, no? May mga saringit siya. Nagsanga-sanga siya. Yan. O kaya, may mga sanga siya na medyo maliliit. So, inayaan namin yan. Para to see and to check kung okay ba na iwanan lang din o hindi na mag-implement ng pruning. So, anong nakita ninyo yung difference? Yan. May bunga din naman, pero i-compare nyo po yung laki. Yan. Okay? Yan po. I-compare nyo po dito. Yan. Versus sa pinrun. Yan. Okay. So, yan. Kayo na lang po ang mag-decision kung ano ang magiging observation ninyo. So, po. Hanap pa po tayo ng iba. Dito tayo sa gawin rito. May mga bakante kasi yan yung mga na dali ng cutworm po nung tinanim namin siya. Okay, ito. May mga malalaki din. Clear ba? Yan. Taas natin. So, ito po yung prune. Ay, hindi pinruning. Yan. May mga bunga din. Okay. Malaki na rin bunga. Yan. And makikita nyo, ayun, oh, may branch siya dun. Yan. And then, ito yung main niya. Ay, ayan. Ayan. Yan. Okay. So, yun naman prune. Ito. Oh. So, yun. So, yun guys. Yun yung difference po ng pruning. And uulitin ko po, yung method ng aming pruning is yung main branch. Okay, yung main Y, yung bulaklak sa main Y ay inalis po namin. Then, all the shoot, side shoots below the main Y ay
inalis din po namin. Okay, so yan. Na may nakakuha kayo ng idea po dito sa ating ano, ating mode of pruning. Yung susunod po na batch, ang gagawin ko po diyan naman ay magte-test naman po kami na instead na first bloom lang eh yung second bloom naman yung aming aalisin. So ang disadvantage po noon ay medyo malilate kami ng harvest. Ang advantage naman noon ay pabibigyan namin ng more time yung halaman na magugat para sa mga stress na parating sa mga susunod na buwan. Okay, so mag-ugat muna siya na mag-ugat para kahit umulan na umulan is malalim yung ano niya. Dalawa po kasi, di ba? Sa halaman, makikita po natin na yung taas po na yan, okay, yan, ito lang po yung nakikita natin usually. Pero po sa ilalim ng mulch ay meron din po tayo dapat na alagaan, which is yung root, ano niya, root mass. Okay, so kailangan din po nating i-make sure na maganda yung pag-ugat ng ating mga tanim. Okay, so yun. Kung kayo may mga question pa, mag-iwan lang po kayo ng comment down below para i-share ko po sa inyo yung aking journey experience sa pagtatanim ng sweet pepper. Okay, yan po, malapit na po kami umani. And meron po akong ginawang video follow along, mga series, video series ng tanim na to mula po nung repair namin hanggang sa naging ganito na pong kanyang itsura, ika 66 days. I-check nyo po yung link dyan sa description. Inilagay ko po dyan yung ang channel. Naglagay po ako doon ng mga video follow alongs para sa mga nagtatanong kung paano ang ginawang preparation ng land, paano yung bed, diba? Kasi po ito ay intercrop with papaya. And yun, kung hindi pa po kayo doon nagsusubscribe, subscribe po kayo, wag po kayo mahiyang mag-subscribe. And then pwede nyo pong i-share po itong video na to para i-share nyo dun sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na gustong maghanap or para magkaroon sila ng idea kung paano namin ginawa. And then kung meron kayong better idea, suggestion po, you can also comment sa baba para po ma-study rin po namin. Okay, maraming salamat po sa pag-tune in at sa panonood ng aming video. And yon, subscribe para madagdag naman po yung ating mga followers. And we also magkaroon po tayo ng community para we can share knowledge and experiences. Diba, mas mapabilis po natin yung ating learning. Mas maiwasan po natin yung mga problema na, yung mga problem na ma-encounter po natin sa pagtatanim ay mahanapan po natin ng solusyon, sama-sama po tayong mag-experiment. Okay? So, yun. At, yeah, isa rin sa question na na-receive ko po is, bakit po may intercrop na papaya? Actually po, itong project na to, ang original design po kasi nito ay, main crop po nito initially ay papaya. And alam naman po natin na ang papaya, ang harvestable ano niya is 7 months after transplant, saka pa lang po mag-start mag-harvest. So yung first 7 months, wala pong earning itong plot na to. Kaya po naisipan namin, habang pinaprepare, naisipan namin na mag-intercrop ng sili. Kasi yung sili, 3 months after transplant, pwede na tayo mag-harvest. O ngayon, ika 66 days niya. And mukhang sa next week, mukhang pwede na po tayo mag-start mag-harvest po rito. Okay, ganun po. Para naman po, itong sili, pag malapit na po matapos yung harvest age niya, magsisimula na rin kami mag-harvest sa papaya. Ika-80, ano ba? Hindi ko alam po anong araw na ng papaya, pero more than 2 months na to, 2 and a half months na siguro papaya, and meron na siyang bulaklak. Oh. So yan, namumulaklak na siya.
ika 7 weeks ng papaya. Okay, nakikita yata ang kulot doon. Ah, hindi. Okay, so yan, may bulaklak na rin yung ating papaya. At 2 weeks pa, magsisimula na kami magbigay dito ng potassium para naman sa papaya. So, sakto, habang nabibigay kami ng potassium sa papaya, potassium na rin ang kailangan ng ating sili dahil may bunga na. So, ano sila, synchronize. Okay, so yun. At again, sa mga subscribers natin, maraming salamat sa pag-subscribe. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, click the subscribe button below. Don't forget to click like, share, and comment po sa ating video para magkaroon ng open discussion po yung ating comment. So yun, this video, i-share ko sa inyo yung aming method of pruning, kailan kami nag-prune, and yung difference ng prune versus unprune. So, sa next video naman ay tama-tama po sa pangalawang batch, ay ipapakita ko naman sa inyo yung top pruning. Okay, may top pruning po kasi, saka may yung first bloom ang pinrun. So gagawa po tayo ng tatlong test. Yung isa ipuprun natin ng first bloom, yung pangalawa ipuprun natin na up to second bloom, at yung pangatlo top pruning po tayo. Iiwan po natin yung 8 tulips. Ayun, no? Nakikita nyo ba yun? Nakikita ko, guys. Meron ng bulaklak, ay meron ng hinog.